Good morning mga ka-fit! Welcome to Blanca's channel. Blanca's fit over 15. Nandito na naman tayo. Magbibigay ako ng magandang tips. Sana magustuhan nyo. Ang bago lang mag-tune in dito sa channel ko, please subscribe, like, share, and touch the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlog. Okay? Ang ano natin ngayon, hindi talaga exercise na ano, pero para sa isang kalusugan din, para sa kalusugan natin, na kung saan, yun ay personal na nangyari sa akin tungkol sa frozen shoulder. Marami sa atin ang nagkakaroon ng ganyan, na tinitake for granted lang, hindi binibigyan pansin, pero malaki ang epekto sa araw-araw nating activities. Okay? Katulad sa akin, nagkaroon ako ng frozen shoulder sa left. Nag-start siya noong 2019. Balik-balik sa doktor, x-ray, kung ano-ano pa, massage. May natutulong, kunti, pero hindi siya na ibabalik sa normal. So, mayroon kaming kaibigan doon sa Saudi, kung saan kami nagtrabaho, particular sa King Fahad Hospital, yung kaibigan namin na nagtrabaho, si Edmond, nag-suggest na mag-consult kami ng PT, physical therapist. Kasi sinare namin kung ano yung nangyari sa akin, tapos mga almost 2 years na hindi pa rin gumagaling, ganun pa rin. Kasi hindi ko talaga, walang ano yung kamay ko, hindi makahawak, walang lakas, totally walang lakas. Wala talaga siya nagagawa sa araw, araw-araw na gawain. Dahil nga doon. Ang epic ng frozen shoulder ko ay ang cause siguro sa trabaho, dahil ang trabaho ko sa isang beauty salon at saka may butik. Cashier kasi ako doon. Pag busy, tumutulong ako sa salon. So siguro nagkaroon ng dislocation yung whatever dito sa shoulder, kaya nagkaganon. So doon nag-suggest yung kaibigan namin na si Edmond na magpa-PT. Pumunta kami doon sa hospital. Na-meet namin yung isang physical therapist na Pinay, si Sabel. Hi Sabel, thank you. Ang mga tinuro niya sa akin, exercise, aside sa imamassage mo siya ng cream, mayroong cream na ilalagay, tapos imamassage mo siya ng mga 3 minutes. Okay, ganun yun. Tapos, ang binigay niya sa akin na exercise, bali, 4 na exercise or 5 na dapat mo siya gawin araw-araw, 3 times a day. Oh, ginawa ko yun. Oh, ginawa ko talaga yun. Tapos, hanggang sa nagkaroon din ng effect. Pero, minsan, mayroon din siya tinuro na ano yun? Yung balon. Kasi pag matagal na yung frozen shoulder mo, no need mo siya iwa-warm, compress ng warm compress, no need. Ang sinuggest na sa akin is cold compress. Para magawa ko yun, ako ang nag-initiate na gumawa ng yung balon, lagyan ko ng tubig, tapos ilagay ko sa freezer. Pag gabi, natapos na ako sa work, matutulog na, yun ang minamassage dito kung saan parte yung masakit. So kung saan parte. If ever wala man din kayo ng ganun, pwede gumamit ng bula, tennis ball, or whatever na bilog na pwede i-ano dito. Kasi kung saan yung masakit, doon mo i-roll, doon imamassage yung halimbawa dito, ganyan. Ganito. Okay? Pero yung
exercise na tinuro niya sa akin, imumaestra ko para alam niyo kung paano. Kasi malaki ang tulong, as in, promise. Primero, haharap ka sa wall. Harap sa wall. I-control, i-control, gano'n. I-control mo yung kamay. Ipagalawin talaga ang mga daliri. Roll. Hanggang saan lang ang kaya itaas yung kamay. Doon ka mag-stop. Tapos, ipupush mo. Parang ipupush mo ng 15 times. After ka mag-post ng 15 times, baba ka na naman, i-control mo yung mga daliri pababa. Ganyan. Tapos, balik. Ganon. Ganon lang ang gawin. Bali, 5 times na crawl ang ano, crawl, sorry. 5 times na crawl, tapos 15 times mo siya ipupush every time na nasa taas. So, hanggang kaya lang na abutin ang kamay. Yun ang first. Ang pangalawa is side. Okay? Side. Kasi ito, iba ang exercise kaysa sa harap. Yung sa akin kasi dati nung nagka-frozen shoulder ako, una hanggang ganyan lang, tapos ganyan. Tumitingin din ako ng mga exercises sa YouTube, may tulong din, pero iba talaga yung mag-consulta ka ng physical therapist. Okay? Iba ang exercise sa harap, iba rin ang exercise sa side. Ang side, ganun din, i-core mo din, hanggang sa ganun sistema. Ipupol mo din siya hanggang saan lang, doon ka lang ka, ipupos mo din ulit. Okay? Dapat talaga straight, hindi ka tatabinig, hindi ka sa ganyan, natatagilid, hindi. Ganon talaga, okay? Ang sunod na exercise, pwedeng upuan ng bigat, ipupos mo ito, gagan. Parang inaano mo yung lakas mo, yung nag-i-epekto dito. Okay, ganun din, 15 times, 5 times, 15 times ang count. Mayroon din na ito. So, pwede ka humarap or mayroon kang sa side, ganun. Push mo din na malakas. Ganun, okay? If ever wala kayong, hindi mo talaga maganyan yung kamay mo, pwede ka gumawa ng tali. Ako, ginawa ko kasi yun eh. Okay? Gumawa ako ng tali, tapos pinupul ko yung tali para lang maangat yung kamay ko kasi hindi ko talaga ito maangat. Gawa ko ng tali, tapos pinupul ko ng ganun, para ganyan, dahan-dahan, para maangat. Sa awa ng Diyos ngayon, okay na ako. Okay na? Okay na yung frozen shoulder ko. Ginawa ko talaga yun na... ginawa ko talaga na sabi pa nga, religiously, you have to do it. Okay? Sa kaibutura ng puso, dapat mo yung gawin para maganda ang effect. Itong bola ng tennis, maganda din. Hindi lang siya sa frozen shoulder mo magagamit. If ever sa paa, yung paa mo na mamanhid, ganun. Okay? Ito yung gagawin mo dito. Pag ganyan, maganda siya. Maganda. Promise, maganda. I-try nyo. Pagkatapos nyo makita ito, i-try nyo. Ang bola naman kasi, kahit na wala kang frozen shoulder, may meron ka mga nararamdaman sa katawan, maganda siya. I-massage. Okay, mga ka-fit? Sana nagustuhan nyo yung maikli kong salaysay. Okay? Nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko doon sa Saudi na tumulong, si Cathy at saka si ang husband niya, lalong-lalo na kay Jonna at saka si Noel. Sila ang nagbibigay sa akin dati ng mga gamot, mga cream na maganda rin na itutulong at saka yung support din ng partner ko nung nasa Saudi pa kami. Maraming salamat. Yung mga kasama ko din sa trabaho, na minsan nagmamasad sa akin. Yun, malaka din ang tulong. Salamat sa inyong lahat. Sa ano ko ng frozen shoulder ko, na nakatulong kayo doon para gumaling. Okay, magaling na ako ngayon. Salamat sa Diyos. Kaya itry nyo.
intensify nyo yung exercise. Madali lang naman. Kung gusto nyo pa ng additional na kaalaman, mayroon sa YouTube. Pero yung sa akin, personal ko yun na experience, effective. Naging effective sa akin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Good luck sa atin lahat and God bless. Marami pa kayong dapat abangan na mga i-share ko na mga video. Hindi lang sa exercises, kundi iba-ibang tips para sa ikaganda ng ating kalusugan at pangangatawan. See you guys on my next vlog. Please, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes, mag-share, please share and comments below para mas mapaganda at mas maging epektibo ang mga binibigay kong exercise sa inyo. Okay? Please don't forget to touch the notification bell para updated kayo lagi sa mga gagawin ko pang mga vlogs. Thank you!